Pinalakas na ugnayan sa ibang mga bansa para sa pag-unlad ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ito ang isa sa mga tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan siya mismo ay tumayo bilang chief salesman para makahimok ng mas maraming dayuhang investor sa bansa. Ang mga yan, silipin sa sentro ng balita ni Alan Francisco. Ang Pangulo ng Pilipinas ang tinuturing na salesman at chief promoter ng ating bansa. Sa pauna kasi ng presidente, naiaalok at naipaliliwanag sa mga foreign investor kung bakit dapat pumuhunan sa Pilipinas. At ito ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tuwing siya ay nagkakaroon ng state at working visit. Bukod dyan, sa pamagitan niya bilang isang state leader, napatitibay ang relasyon ng Pilipinas sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ngayong taon, ang naging huling biyahe so far ni Pangulo Marcos ay sa bansang Singapore, kung saan nagbigay siya ng makabuluhang mensahe sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa isang Pangulo ng Pilipinas na magbigay ng mensahe sa prestihiyosong event. Dito ay muling binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa international community. Muli ring nanindigan ng Pangulo rito na poprotektahan ang soberanya ng bansa kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award which affirms what is ours by legal right. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As president, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Bago ang Singapore, nanggaling muna si President Marcos sa Brunei, kung saan nakapulong niya si Sultan Hassan al-Bolkiah at napag-usapan nila ang apat na dekadang bilateral ties. Tatlong memoranda of understanding ang napagkasunduan ng Pilipinas at Brunei para magtulungan sa turismo, international convention on standards of training, certification, and watchkeeping for seafarers at ang maritime cooperation. Isang letter of intent din sa agricultural cooperation ang nalagdaan. Inaasahang magpapalakas din ang kalakalan at investment, market access, at technology innovations ang ugnayan ng mga business sector ng dalawang bansa. Nakapulong din ni President Marcos ang energy sector sa Brunei mula sa mga opisyal ang kanilang mga oil and gas company. We assure Bruneian businessmen that Philippine government is committed to encourage foreign investors and players in the renewable sector and in the process continue to boost our country's trajectory in economic, sustainable, and inclusive growth. Trilateral summit naman ang dinaluhan ni Pangulong Marcos sa Washington DC sa Estados Unidos. Kasama niya sina Japan Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden. Natalakay ng tatlong leader ang mga hangarin tungo sa isang free and open Indo-Pacific. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. We are guided by our shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. I also had a bilateral meeting with President Biden wherein we reaffirmed our commitment to the long-standing Philippines-US alliance. Week-long trip naman sa Central Europe ang Pangulo. Una ay sa Germany, kung saan nakapulong niya si German Chancellor Olaf Scholz. Gayun din ang iba pang business leaders sa naturang bansa. Nakapag-uwi rin si President Marcos ng $4 billion na halaga ng investment pledges. We are grateful for the interest of German companies to support the Philippines' commitment to sustainability and climate resiliency through the renewable energy investments that we received and were accounted as the top sector from Germany in 2023. Mula Germany, diretso ang Pangulo sa Czech Republic para sa state visit. Dito ay nakausap niya si Czech President Peter Fabel at iba pang opisyal. Isinulong dito ni Pangulong Marcos ang kasunduang magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Czech Republic.
May Australia rin siya para sa ASEAN-Australia Special Summit noong Marso. 10 memoranda of understanding ang nilagdaan sa pagitan ng mga Filipino at Australian business leaders. Dito ay pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Australia dahil sa pagsuporta nito sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. I convey to Australian legislators the important role of both our countries as proponents of the rules-based international order and its significance amidst the present complexities in global geopolitics. As democratic maritime nations, access to the global commons such as the oceans and the seas must be ensured and safeguarded. Bumiyahi rin ang Pangulo sa Vietnam para sa state visit kung saan nakapulong niya si President Vo Van Thung. Ang biyahe niyang ito nagresulta sa 5 taong rice trade agreement. Pumupunta naman talaga sila, yung kanilang mga researcher, yung kanilang mga scientifico, at saka yung kanilang mga magsasaka, ay pumupunta sa Iri at madalas sila nandun and to develop some of the new varieties, to develop some of the new techniques in the cultivation of rice. So that will continue, but mas dadami pa. In terms of fisheries, ang napag-usapan natin ay yung naging maliwanag sa atin kung paano ang treatment natin, kasi merong kaunting kuminsan, may mga Vietnamese fishermen na napapadpad sa Philippine waters and vice versa, kung paano ang handling niyan para hindi magkagulo. Just to treat them humanely and to send them back to their respective countries. Sa mga pagbisitang ito ni Pangulong Marcos sa abroad, hindi niya nakalilimutang makihalubilo at kamustahin ang mga Pilipinong nagtatrabaho o nahinirahan doon. We are very proud and happy to meet our president. And I hope na i-continue niya yung mga magagandang ginagawa niya. Lahat ng infrastructure ma-improve para hindi lang Manila, kundi buong Pilipinas. Tuwing bumibisita si Pangulong Marcos sa ibang bansa, hindi lang ang kanyang sarili ang dala niya, kundi ang bawat Pilipino, ang buong Pilipinas. Kaya isabay natin sa ating mga dasal ang tagumpay ng kanyang mga pagisikap sa ibayong dagat. Mula rito sa Bandar Seri Bigawan sa Brunei, mula rito sa Melbourne, Australia, mula rito sa Washington, D.C. sa Estados Unidos, Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.